ito, bumalik ulit tayo rito sa may pwesto na to, no? Yung isang araw na yung sila mismo yung nangayaw sa sarili nilang obstruction, no? Alin ka, alam mo kung bakit? Tignan mo ang kawat ng kuryente mo, nasa loob na ng bahay. Lahat ng bagay na nasa ibabaw ng kawat ng kuryente, pwede magdulot ng panganib. Bawal mo yan, illegal obstruction yan. Bawal mo tayuan ang araw. Hindi, pakinggan mo. Hindi, ako muna pakinggan mo. Hindi, pinaliliwanag ko yung ano eh, yung batas eh, ha? Sa ilalim po ng PD 1096 or the National Building Code, ha? Section 3. Ngayon, sinasabi, lahat ng istruktura na didikit sa kawat ng kuryente, dapat gibain at tanggalin kasi bawal. Kung papatirin nyo, lahat ng kawat na ito nakadikit sa kontraktor nyo. Dapat po yan, may certain set na kuya kahit 3 meter. Yun ang sinasabi nyo. Wala na po sila to. Dapat dito, limang pong taon na kami. Okay. Ah, wala naman yung kawad na yun eh. Ha? Nandito ba din? May titulo ba kayo dyan? Hindi naman dito. Ayun! Ay, sinasabi ko sa'yo. Red-blocking kasi kayo, wala kayong title dyan. Sinasabi ko sa'yo, ang Pilipino, ay karapatan tumira sa Pilipinas. Tama! Pero doon sa may lugar na may walang titulo. Pag ang squatter area, sinabi mong wala silang karapatan, mamamayin yan, di wala ng butante. Ano po? Wala nang buto. Ay, wag ka nang bumoto kung manggugulo ka rin. Taxpayer yan eh. Wala naman nang gugulo. Alam mo kung wala kang titulo, hindi ka taxpayer. Paano ka nagbabayad ng bis? Wala kang titulo. Eh, yun yung pinibili ko. Wala kang amilyar. Bumibili ako ng kung ano-ano. Nagbabayad ako. Pinag-uusapan natin, masyado ka ng malayo. Ay, hindi. Pinag-uusapan natin, istruktura. Ayaw mo intindihin yung taong bayan. Istruktura ang pinag-uusapan. Hindi taong bayan. Kami ang nagre-represent sa taong bayan. Ito, kayo ang lumalabag sa taong bayan. Ay, wala. Sa ibang lugar nga eh. Ito lang yung bangketa eh. Kaya nagkakasulog dito? Gawa nitong ganyan oh. Ay, hindi ko nagkasulog dito sa amin. Hindi ba? Libang taong ka na, hindi mo alam? Limang taong ako dito. Rumisponde pa ako dito. Ilang beses na nasusunog yan. Dahil sa kuryente yan. Alam mo, yung mga yan, nung araw, boss, dito lang banda yan. Boss, wag mo nang ipilit yung mali mo kasi tinatama na mo kayo. Hindi kayo may tatama pag ganyan kayo na ganyan. Sige, tama yan. Para malaman niya, hindi kasi matututo si tatay kung hindi niya malalaman. Alam mo, ganun yun. Ikaw ba taga-MMDA? Organic opo, ka ba? Opo, MMDA po kami. Ayan po, Mark Vigil. Ayan po. Mga tao ko, naka-uniforme, may ID. Asan yung ID mo? Task Force Operation asan po kami. Asan yung ID mo? Ha? Pakita mo yung ID mo. Ito, ID ko. Pakita ko sa'yo. Boss, Office of the Ombudsman. Oh, ha? Sige. Sinasabi ko sa inyo, dapat alam nyo rin yung ini-implement ninyo. Kami, nag-i-implement kami ng tama. Kayo nagbabayonate. Tinatama namin kayo. Hindi ko kayo, no? Sinasabi ko lang sa inyo, may pagkakamali kayo. Ano po mali namin? Basta, yung sinasabi mong building po, oh, yung nangyari lang yan, yung talagang ano, eh, kasi yung instruction ng poste nung araw, hindi naman ganyan yan, hindi yung weapon, eh. Wala nga kasi kayong titulo rito, dear. Ano po, sir? Baka yung ahensya, wag yung gagamitin. Hindi ko ginagamit ang ahensya. Panglabag sa ano. Ako, pinapaliwanag ko sa'yo. Kami po nagtatama ng mali. Ay. Sino pa po magtatama sa inyo kung ayaw ninyo? Sino po pakikinggan ninyo? Ang alin? Sino po magtatama sa inyo tungkol sa building code tsaka sa sidewalk? Ano ang ahensya gusto ninyo? Ano pong ahensya gusto niyo magtama sa'yo? Ano nga yung pagkakamali? Sinasabi ko na nga po yung proper na sukat. Katulad ng posting yan, o bakit yung tinayo yan, hindi yung sinabi yan. Ano bang gusto niyo tanggalin natin yung kuryente? Hindi mo natin gusto tanggalin yung kuryente. Ay, yun yung posting! Oo. Boss, kailangan sumunod tayo, ha? Sumunod naman tayo. Opo, nakakahiya kay justice kung hindi, ano, ha? Ako, nagpapaliwanag. Hindi natin ipagtalo. Kasi yung sa'yo... Hindi, o. Kasi pag hindi niyo po tinatanggap yung ipinapaalam namin na paglabas, eh nakikipagtalo na po kayo. Hindi ako nakikipagtalo, pinapaliwanag ko sa'yo. Ay, hindi na nga po, pinaliliwanag din naman namin sa inyo kung ano yung talagang nasa batas na eh. Kaso lang ayaw nyo pa rin tanggapin. Paano kayo tanggapin? Diba? Eh, yun o, hindi nyo pa rin napapanood. Maniniwala ba kayo sa akin na bawal magtayo ng istruktura na malapit sa kawat ng kuryente?
Sasangayunan niyo po ba ako ron? Hindi. Sasangayunan. Pero yun, ayun naman pala eh. Pinapaliwanag ko sa inyo nung araw, wala naman yan eh. 50 years na ako dito. Nung araw, ang awas na yan, ang dandun lang sa itaas. Alam mo, sir. Wala dito. Eh, lahat na bumaba. O, tingnan mo yung cable. Alam mo, sir. Telepono. Alam mo, sir. Nakita mo, dapat sila yung pinagsasabihan. Dito lahat ay illegal structure. Maniniwala ba kayo sa akin? Kasi nga, itinayo nyo ito, unang-una, wala naman dito dito. Nagtayo kayo doon sa mga lote na hindi inyo. Tama yung tinayuan sinabi mo. Tama yung sinabi mo. Diba? Ngayon, kung sasabihin nyo kasi dapat sa akin. Dapat kasi, kung talagang, ano, tayo dapat tutulungan ng gobyerno. Hindi pinababayaan. Oo nga eh, kaso lang. Kaya kung sabihin yung gobyerno, illegal structure yan. Kaya nga eh, kaso lang ganito yan, pataya. Ganito yan. Anong court order naman? Eh, siyempre. Sir, mandate namin na naiintindihan nyo ba yung mga sinasabi nyo? Naiintindihan kita, pero kailangan may court order. Pag once... Saan ba kayo nakasa ito? Nasa ula, nasa ula. Sa record? Oo, sa record. Sabihin mo, sa muleyo ko kung ano yung tao ko. Ingatan ninyo. Iingatan ko? Ako nagpapaliwanag? Boss. Eh lang, ayaw mo ko intindihan. Pinipilit mo sa'yo. Kasi nga po, yun ang mandato namin. Yun ang trabaho namin. Iintindihan kita eh. Ang tao, sinisigurado namin, ligtas naglalakad sa bangketa. Ano so, masama doon? Ito yung sinabi mo eh. Oo, eh bakit naglalakad lumalabag ka? Yung pinalilinis ko yan, nasa harapan niyo. Paano lumalabag ka? Hindi ba yung halaman mo nasa government control area na? Araw? Huwag nyo ituro yung araw. Diba tayo sa ngayon? Disenyan? Ano ba nung araw? Ngayon po. Ay, hindi pa yan ni Fernando. Si Chairman. Nagsuntayan dito. Oo. Pinaliwanag ko rin. Hindi niya papayagan na may ganyan dyan sa harapan ninyo. Ang tagal na basura, inidoro. Ayan o. Oh. Ay, tatapon yan. O, yun na nga eh. Pinatatanggal nga namin sa inyo. Ano ba dinidiscussion nyo? Itong bato na to, ito yung nag-iwan na karanin. Ano ba dinidiscussion nyo? Ipasura nyo yan. Nasa tapat nyo eh. Ito yung naglagay yung bato-bato. Paano kami maglalagay? Gusto nga namin patanggal. Ayaw nyo patanggal eh. Ibaan nyo doon. Ito mo nakasakto. Makakatapay. Ako nakikiusap lang ha. Hindi kayo nakikiusap sir. Sinasabi nga namin. Oo, ito, i-coordinate natin. Ipapaalam natin definitely ha. Ayaw natin magkaroon ng misunderstanding dito kay Sir. Pero ito, pinatatanggal namin. Nakikita nyo kasi, this is no longer his property. Ngayon, yan, nagdudulot ng panganib, pangalawa, ISO. Tingnan nyo nga, mga inituro yan eh. Oo, nakita natin. Tingnan mo, nasa publiko ha. Huwag kang magalala, ipapatapon ko yan. Patuloy hindi nga, nakikipag-discussion pa nga kayo eh. Hindi nga. Ano ba natin itatapos? Nung araw, inong ako, muna, ginaanan na natin to rito. Actually, nangako na sila, ipinasok na nila. Actually, pinasok na yan eh. Nagtataka ako, bakit inilabas ulit? Di ba? Ito naman tayo nagtataka. Ibig sabihin lang, they like to contribute danger to public. No, there is no danger. Hindi consider din. Ano mo sabihin danger parang public kunduwisan. Paulit-ulit sa paglabag. Diba, maganda rin naman yung tinatama tayo eh. Diba, kaya nga yung tinatama natin, yung pinapapasok natin. Wala akong nakikita masama doon. Wala tayong binabiolate sa bagay na yun. Ganun lang yun. Ngayon kasi kung sarado na ang isip ko, wala na, hindi mo na ma-absorb yan eh. Hindi mo na maitatama eh. Diba? Kasi nga, ang isip na lang nila, parang kahihiyan sa kanila, na meron silang nilabas, kaya ayaw nilang itama. Pero ang totoo, dapat, tama natin, mali nga eh. Pinakumpis ka na nga nila sir, yung malaking ano nun eh, no? Yung halaman dyan. Oo! Pinakumpis ka. Meron pa nga kayong halaman dito eh, oh. Malaki. Kinuha nyo nga eh. Hindi namin kinuha. Pinakarga na sa amin ito. Nakatanim sa EDSA. Makikita nyo po dito. Gusto mo makita sa EDSA. Nakaharang dyan. Hindi namin kinuha. At ganyan. Ang purpose lang nyo. Ayan ang mabigat. Pumasok yung alikabok at yung init. Kaya nga tayo nagtatanim ng halaman. Nakakaya lang eh. Parang ano. Sige, huwag nyo nang itapon yan. Nasa inyo yan. Ha? Nasa inyo po yan, kung ayaw nyo magpasakop. Bahala kayo. Basta kami, nasa pagtatama kami. Hindi kaya ako nagpapaliwanag lang. Eh, mali nga yung paliwanag dito eh. Paano kami? Pero sa'yo kasi mali nyo, eh. Talaga pong mali. Kasi nga po, labag po siya doon sa pinatutupad namin. Talaga pong mali. Lugar, madami naman din ganyan. Hindi naman yun. Sa ibang lugar nyo, mas masahol po eh. Ay,
hindi kami namimili ng lugar. Ang gusto namin lahat. Naintindihan kita eh. Pero ako ayaw intindihin. Eyo, kami yung ayaw nyo sumunod sa batas na pinatutupad natin eh. Paano may pinatutupad eh? Talagang may structure to no? Pato eh. Ganyan na yan eh. Eh di sana sinabi ng city government. Sumasang-ayon nga kayo eh. Nabawal ang nakakabit sa kabel eh. Dapat sinabi ng city government. Oh, ganito ha. Dapat ganito. Ganito. Oh, sige po. Ipararating namin sa city government. Oo, yun ang gusto ninyo. Ipararating po natin sa city government. Parating ng city government. Oo, yun ang gusto ninyo. Magkaintindihan tayo. Hindi tayo magkakaintindihan kasi nga o, nagbabiolate tayo. Nalinis na namin lahat, kayo lang ang nakikipagdiskusyon. Hindi ako nagpagdiskusyon, pinapaliwala. Eh no, tawag nyo dyan, ayaw nyong gumalaw, nananatili yung dumi dyan. Hindi ba? Huwag ka mag-alala, palilinis ko yan. Eh, hindi nga o, nag-aalala nga kami, hindi kayo gumagalaw. Hinaharam nyo pa yung pagtulong namin. Hindi mo pwede kasi gamitin na ombudsman na... Palilinis lang ako. Diba? Diba? Hindi po pwedeng gamitin yun dahil sa... Hindi ako nasasabihin mo. Yan ka lang kayo. Hindi sabihin mo. Tapos hindi mo. Sige po, tingnan natin, Jer. Sabi ko ka sa inyo, lahat po ng bagay na nakatungtong sa kawad ng kuryente, eh pwede magdulot ng panganib, bawal. Bawal yung sinabi mo. O, kayo, yung inyo, nakatungtong sa kuryente. Ha? Ayun, ano, nasa ipapaw na. Alam mo yung kuryente ang tumungtong. Ayun! Tumara, wala yan eh. Kasalanan ng kuryente ngayon. Tumara, wala yan. Dapat wala ng ilaw. Problema, sila yung nagtungtong, hindi kami. Kasi nauna itayo yung bahay, bago itong igawin niyang yung mga yan. Hindi naman niya ilalagay niya, sir, kung private property hindi po. Yan. Unang-una, sir, sila dito, puro mga nagtayo ng walang pahintulot. Dito yan po, ano po sila rito po, wala silang mga sayo, wala silang mga titulo. Squatter. Sabihin natin squatter yan. Pero dapat ang gobyerno tumutulong sir, sa atin. Sir, hindi po pwedeng balutin yung batas nila, kasi. Hindi, ibigay diba? Nila yung ano, ibigay nila sa taong bayan, karapat-dapat sa bayan. Kasi trabaho ng gobyerno yan. Alam mo sir, hindi naman pwedeng tayo tayo ng tayo na kahit saan. Alam mo, pag ginawa natin yon at hindi namin... Sinasabi ko naman sa iyo, 50 years na kami dito. Kahit sa kami nakatayo na. 50 years na kami nakatira dito, bata pa lang. Oh, pero man, sa gobyerno na po ay tatabakay. Oo, sa gobyerno din ako. Pati yung bangketa, inaangkin naman. Kaya nga, sabi ko, bakit ito ang ganun? Pati nga yung bangketa, inaangkin nyo naman. Asan yung bangketa? Ayan yung bangketa. Ayan, pinatutungtungan niya mga yan. Bangketa pa rin mo yan. Ayan ang bangketa. Punta ka ng Marikina. Ang tawag po rito, gutter. Punta ka ng Marikina. Ito po, ang ayan, gutter. Ito na yung bahay. Ito na yung bakod. Sige nga. Sa Marikina. Yung mga katambay talaga. Ito yung bahay. Ito yung matatapos dito. Ito yung ganito. No? Isang tao lang makakarap. Pinosipo talaga ito si Sir. Ibang salita. Ibang prinsipyo ni Sir. Nakikipag-discussion lang siya. Ayun nga. Sabi nga ni Tatay Alfred. Walang mangyayari dito. Kasi iba yung ano niya. Ano bang masama doon sa itinatama namin yung mali? Ay, soro yan eh. Tingnan ninyo kung tama yan. Okay, tanyo ngayon. Sa ngayon kayo, makala. Papasok ako lang, ano? Sa ngayon kayo, ngayon, makala. Katulad na yan. Malilate na. Okay, paano? Ayaw nyo kasing maitama eh. Ayan, ganda na dapat yung bahay mo. Tama naman. O, nakapakala yung tingnan po natin, baka isang araw may chicken tao yan. Kung nakaka-obstruct po yan sa lakaran ng tao, wala tayong magagawa. Ano nangyari? Laging sakuha. Ano nangyari?
pamura dito, makakatambay. Hindi kayo papamura na lang, no? Ang mangyayari ngayon, yung bata, hindi sa matanda. Yun lang yun. Ano maintindi, sir? Tayo kasi, tumutumot tayo sa... Kaya yung matanggap yun. Kaya yung matanggap yun. Ayaw nyo naman yun. Ito niya, makala. Nasa ko siya ngayon. Kailangan pinasabi mo. Nasa kanya yun. Okay na, kuya. Kunin niyo nandito. Tara. Ayan, makakatambay. Ayan. Tara, makakatambay. So, not granted. Ako, kasama ko si Justice, takor. Sorry, para sa amin, ha. Tara, makakatambay. Tama nyo, Larga.